Tapi kok sebarang lagi?
Bapak saya buka dalam sisa saya campur. Apa yang saya pikirin itu? Apa? Apa yang saya pikirin? Saya pun tidak ada apa-apa, mati cipet. Mati cipet, tangan kita tidak harus itu kuyuh. Apa yang saya mau nangai? Para pati pintang ya? Yang mau itu sama orang orang ya? Para pahamu lagi? Nama kita dalam bersama kasinan, kita kali itu nangat awas nalima. Bora mga, bora mo yung pangalan ito, gulay. So, ito pa na-remon nyo ko ngayon. Ang repolyo ko ngayon doon per kilo, 1 piso, 1 kilo. Ang repolyo. Yung patatas, 15, 1 kilo. Opo. Yung sibuyas, 25, 1 kilo. Ngayon po doon. Yan po ako yun. Ang bangos naman doon, 3 piraso. Yung 3 piraso ang bangos, 50 ang isa. 51, 1 kilo ang kahati na yun. Kasi ang bangos po, doon po nang kakaling. Na dinadala ko sa inyo dito. Kaya bura ko doon. Pag bumili ka na sa isang pagkong, isang litsi yun. Sa litsi kasi natin po magawa ng bagoong. Opo. Titignan po natin mga kapatid. Pero kahit napakamura po, kailangan mo tipirin. Opo. Isa lang ang hindi po natin dapat tipirin mga kapatid. Isa lang. Ang hindi po natin dapat tipirin mga kapatid, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin kailangan tipirin yan. Yung pagsama sa gawain, pakikinig sa gawain, pakikinig sa ganitong panahon mga kapatid. Bakit? Alam po natin ang malapit ang dumating ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ating pong napakinggan sa mga mayroong magpapag sa silpon o kukulat-kulat? Sabi po ng scientist, mga kapatid, na hindi na niniwala sa Diyos. Pagdating po ng year 2030, sabi niya, baka magunaw na ang mundo. Scientist po yan, ha? Hindi na niniwala sa Diyos yan. Opo. Kasi sa kanila, sa ibang mga kapatid, itong lindol po na ito, na nangyayari po natin, sabay po sa ibang bansa, pumutok ang bulkan. Sa maglindol po sa atin dito, last time po mga kapatid, mga nagkalubog ang mga bahay, sabay po dito sa atin po ito, mga kapatid. Kaya ang sinasabi na, yung mundo po natin ito, lumang-luma na, kailangan na po itong magiba at palitan. Mga kapatid, kumusta po ang ating pong paglapit sa ating Panginoon? Ganda po natin ang ating sarili. Mismong mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sila sa mismo ang nagsasabi na ang mundo po ito ay magugunaw. Handa po ba tayo? Amen. Opo mga kapatid, handa po tayo na sana po isa man sa atin ay hindi mo mawala pagkos madagdagan mo tayo. Malapit na malapit na bakit? Alam niyo po ba sa Biblia, 2,000 din nangyayari, 2,000 din nangyayari, 2,000 din nangyayari. At ang pangako po ng Panginoon, 7,000 naglilingkod po tayo sa church, 7,000 sa langit po tayo. Amen. Huwag po natin hayaan ang ating mga sarili mga kapatid, ang ating mga ginagawa. Sabi po ng bago ko po ito ay ako'y magpinto, tingnan po natin ang kalalagayan ng pagbabago mga kapatid. Nagpusa ang kukon at saka yung alimango. Tingnan natin yung makukuha po natin dito. Bago po natin dito lang. Sabi ng alimango, pwede ka ang kukon, magbabago po kayo na ako kasi gusto mo magbago. Sabi naman ni alimango, yung kukon sa kanya, bago ka magbabago, may sigil ka. Sabi niya, maglakad ka naman. Lumakad po siya, patras. Di ba, taging bila ka niya. Sabi, hindi ka magbabago. Ganyan pa maglakad eh. Sabi naman ni alimango sa kanya, tignan mo na lamang. Isang linggo. Ako'y pabalik at ako'y nabago. Bumalik naman po sa alimango. Tinignan ni Uod, walang pagbabago. Ang sabi ni Uod sa kanya, kaibigan, ang tunay na pagbabago ay ako. Sabi niya naman. Alam niya kung ba pumalik? Wala na po, hindi na po siya nanihila ng mga ano na mga pananim. Ano pong ginagawa niya? Yung uod po mga kapatid, ano siya? Na dati nanihirang pananim, natakot ang mga tao, na dati mga kapatid, kinamunyan ang mga tao, ngayon po'y naglilipat ng bango sa bilaklak at kabiyang, bulaklak mga kapatid, at nagiging maganda po sa paligid. Yeah. Ang
pagpapanong po ng bago, na siya po ay naging ilaw ng isang libutan. Alam niyo mga kapatid, kahit yung ilaw po natin, aandak-andak, at isang ilaw. Mayroon po yung walang ilaw. Tumukin niyo po, walang ilaw, magkakayan. Balit meron po yung ilaw, iiwasan ako ng mga sasakyan. Sa dagat, kami naglalakot, isa lang po kami sinusundan. Pagpauwi na kami. Yun ang sabi dagat na parola. Pag walang parola, hindi ka makakauwi. Mga kapatid, kung gusto po natin masundan ang ating Panginoon, habang po tayo naglalakay, tingnan po natin ang ilaw na nagbubuhat sa inyo. Sapagkat kapag ang ilaw ay nakikita sa ating buhay, mga kapatid, kailanman ikaw ay isusulat ng Panginoon sa aklat ng buhay, doon sa aklat ng buhay na yun, nasabi ko, Panginoon, salamat! At makakasama kita sa laging buhay. Nagkaroon kami ng sharing ng daging daan. Nabimuro lang naman, ang sabi niya eh, bakit kayo mga sabagista, hindi nangingin na din ko bakit sa kado? Matalang, wala ka namang makabasa na sinabi sa Biblia na sinabi ang sabado ay pagsamba. At ang nakalagay yung pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, ang kaaway ko, kaya niyang balik-talik ng katotohanan kapag ikaw ay nangigina sa pananak. Pero kung alam mo ang katotohanan, mga kapatid, anuman ang sabihin na sa paligid ko, narinig mo, mga kapatid, nakikita mo, hindi ka rin matitipag. Bakit? Alam mo na sa iyo ang iwala ng ating Panginoon. Sabi niya, ako pong babasahin. Sabi ko ng Matthew, kailangan ko ng salawang salamin. Ikalawang mata. Sabi niya po dito eh, at kung magagayon, ilitaw ang tanda ng marang ng tao sa langit, at kung magagayon, magstadhoy ang lahat ng mga sa lupa, at nakikita nila ang anak ng tao na pumaparitaw sa mga nakaha ng langit, may kapangyarihan at kanilang kaulatian, at susubuhin ang kanyang mga anghel na may matinding pakata, at kailan titipunin ang kanyang mga hiram mula sa apat ang dulo ng langit at sa kabila ng dulo. Ang ganda po ng talata mga kapatid, ang sabi niya po ay, titipunin niya ang kanyang mga nira mula sa apat na sulok ng ating mundo. Bakit apat na sulok mga kapatid? Sapagkat bawat lugar mga kapatid, may mga taong mananampalataya, may mga taong nagnanais sa iyong ligtas, may mga taong nagtitingkod sa Panginoon, may mga taong nagbigyan ng ilaw, may mga taong nangangaral sa katotohanan. Alam niyo sa isang simbahan, tutusin, hindi natin kailangan na liman kung natin sa ilaw. Amen. Ang isang simbahan ng mga kapatid, hindi kailangan na lima kung talaga lang ito tigagawa. Bakit? Kailangan po natin na lima ng mga kapatid sapagkat para po tayo yung isa yung makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Sa aking inawa ko po dyan mga kapatid, gusto ko na magpaalam doon. Hindi ko alam kung ano po yung sasabihin ko kasi limang taon na po ako doon. Kasi ginawa ko ng ibang simbahan, palakit lang naman, dati ko pinagalingan. Hindi ko alam kung ano yung sabihin ko kasi ang sabihin sa akin kahapon. Dato'y rin pa paano kung nakapunta ko si Sir Ana, magtuturo na, nilipad niya ng simbahan, ano kami. Hindi ko masabi ngayon. Hindi ko pa alam, mga kapatid. Kaya, ipinagpipray ko sa Panginoon na nasana ko yung simbahan ko yan, mga kapatid, ay maging katulad ko naman yung simbahan. Alam niyo po ba, isa na rin po ako nakakita ng isang simbahan na ganito na ang dami pagbidwin. Bihira po kayo mga kapatid ang simbahan ang may bibig. Bihira. Pag pumunta ka ng pangasinan, mga kapatid, magtataka kayo doon. Ilan-ilan po ang dumadala ng bibig. Ilan-ilan po ang dumadala ng whisper. Bakit po? Nagmumuna ang kanilang mana buhay. Paano kaya kung dumating na po yung banalig na kagalian na sinasabi? Paano na kaya kung dumating yung mga pagsubok sa ating buhay? Alam niyo po ba itong naranasan natin kung ito ang hindi pa ito po yung sinasabi ng Biblia ng mga pagsubok? Itong naranasan natin mga kapatid na kahirapan, mga pagsubok, pagsasakay po ito para natin hinahanap ang kalaking pagsubok. Itong naranasan po natin ngayong panahon na ito natin pagsasakay
na kapagpusin sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kung sakaling dumating ang Panginoon lang po ba tayo gusto natin maligtas? Kaya po ba ang kapatid? Ang sarap kayo maligtas. Ako may pamilyang napuntahan doon. Nag-o-course eh. Nag-o-course eh. Tumas mo po sa nag-whisper. Magkakit pa rin sa hindi mo punta. Yung pala, kaya tapos sa kapatid. Sabi ko, umanalisin mo na yan. Bakit? Pag dinanggang ng Panginoon na ganyan, may iba'y kapit-bahay mo naligtas. Mga kapatid, hindi na pangalapin natin dumating ng Panginoon. Nananamdaman lang po natin ngayon. Maraming mga tao, hindi ko lang mati. Mga kapatid, matatakot. Tayo po, hindi dapat matakot. Sapagkat alam po natin, kaya pala nangyayari at nagpaparamdam ang ating Panginoon na nandito lang ako, lumating sa iyo sa akin. Tingnan po yung isang tangke na tumigan. Kaparan niya na po yung hinihim, gawa po ng pinto. Ako nga po nagawal sa simbahan at kumbaka ako sa lakas. Ganyan talaga. Ang lakas. Ang lakas talaga. Yung matanda, buko na lang siya. Yung maglalasing, doon ako. Natakot yung marasin. Sabi ko, maglalasing pa na, pag narinto, takot. Yung makita ko, hindi naman takot. Sabi ko, takot! Alam mo, pagdating sa bahay nila, nag-iingatan. Magbabago na raw sila. Amen. Opo, magbabago na lang. Kaya nakita ko nung dumaan ako, nag-iingang ulit. Sabi ko, pagkatao pala yung hibilin doon, bahay na tayo magbabago. Sabi ko, pag namala ngayon doon, bahay na magbabago. Opo, mga kapatid. Nangyayari ko yan. Kaya pala nangyayari ko yung lindon na ako yan. Kaya pala nangyayari ko yung Panginoon, ipinapaalala niya na parang Panginoon, pag tayo nagkakamali. Pag po tayo nawawala sa pananampalataya. Pag tayo nagpamataas. Pag tayo nagpapa. Alipin sa sarati, mga kapatid. Nagpapaalala, Panginoon, na nandiyan lamang siya, mga kapatid. Ngayon po nangyayari, mga kapatid yan, mga parang ito, mga iyan po ay isa na rin sign na sa'yo malapit na dumating. Taas po ang kamay na lahat ng gusto maligtas. Taas po ang kamay na ngayon maligtas. Ako po ay nag-proceed sa parting palapa sa mga sige. Dumalo po ay nasa 60. Taas ang kamay ng gusto maligtas. Bakit taas? Inuulit ko po. Taas ang kamay na ayaw maligtas. May isang tumaas. Tinanong ko, kapatid, bakit tumataas ang kamay mo? Ano po yung sinabi niyo? Hindi niya matalam. Kaya pala hindi niya alam, nagigituhan ng katabi. Mga kapatid. Opo, kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa Panginoon, sa Panginoon lang po tayo. Kapag tayo nakipag-ugnayan sa Panginoon, tutukos mo natin ang ating sarili sa Kanya. Baka dumating ang Panginoon, nakalis na pala yung mga parang, kaliwag na liwag na pa sa lupa. Ang sabi mo, Panginoon, may tayo wala po eh! Ay, hindi ka nakinig eh. Hindi ka nakinig eh. Opo. Nasaan ang mga kapatid? Lahat po tayo. Alam niyo. Alam niyo po sa Biblia, sinuwi, isang pamilya, naligtas. Sino? Ano nangyari po sa asawa? Ha? Ano, bakit po namatay ang asawa nito? Dalingon. Ano po ang dahilan? Dahil sa kayamanan. Ano kapatid? Pag may pamilya po tayo na nalaling sa pananampalataya, akayang huli natin sila. Baka matulad po kayo, mga kapatid. Pag nanghihina po ang bawat isa, mga kapatid, ipanamangin. Panang, magpalakasan po tayo ng pananampalataya. Pagpuyin natin sa ating tahanan. Kaya naroon mo video yung prayer, mga kapatid. Kasi lahat ng gusto mong ipanalangin, pwede mo rin dalahin. Problema man dyan. Pagpapasala. May gusto ka pang hiling sa Panginoon, nang gusto kang uwa. Hiling mo sa Panginoon. Hindi pang hiling. Bibigyan niyo po sa inyo. Subalit kung hindi ka dapat dapat ng mga kapatid na nagsibigay siya ng Panginoon, kamatahan po. Kung hindi mo naamtan at binigay sa ng Panginoon, huwag mo amtan po sa Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon ang dahilan na pala hindi na ibigay.
Yang paling dipilih saya bedanya dan bagus apa yang bawa alasannya. Yang paling dipilih saya yang paling mana? Yang harus paling yang bapak mama mau. Salah satu mengapa lagi mau mati berpasalah kita seperti ini. Lalu kau sepanah mati dia. Dan nama karana sebuah kayu dan mga pasu. Sabi nga ating lesson, dati disayin ka na parang dito. Sabi nga sa kapatihan, ay pagka yung katulad ka rin ng 24 karats, ikaw ba namin karapan dapat? Sabi nga hindi pa rin. Kasi 24 karats pa rin mga pati. Dahil yun kasi yung sa Panginoon, dito na wala katumbas. Pag sinabing dito na wala katumbas, ang Panginoon, Panginoon, mga kapatid, ay yun ay dinatong napakalaking halaga, mga kapatid. Hindi kayang bayaran. Pag sinabing napakalaking halaga dito, mga kapatid, hindi sabihin, dadalisayin ka ng Panginoon. Ang lahat ng kalawang na nakadikita ng kanyang, kasi hindi po, kasi nakakita na nagtutulong na dito, okay, nakakita na yun. So, talawin mo dito. Alam niyo po ba yung dito nila dito, tataas yan. At yun ang pupulit at aalisin. Aalisin po yan. Pag po tayo ay magpapadali sa isang Panginoon, kakadali nila ang kapatid, upang tayo po lang dito nila dito. Paano po matatanggap? Magpasakot po tayo sa kanya ng taos puso. Magpasakot po tayo sa kanya at dumakad po tayo ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung gagawin natin mga kapatid, na tayo po magpapasakot, magpagbabalik po ng Panginoon, maging harapan dapat po tayo na magmana ng buhay. Kaya sinabi nito, ang ating po ng pag-aralan mga kapatid. Ako nag-isip kanina kung ano po yung aking tatalakayin. Kasi mahilig po kasi ako sa teksto. Talagang ang aking utak talaga po talaga. Kasi pagkakarinig po sa radyo, talaga po talaga ako yung sa doktrina. May balalagyo po sumanasigin. Kasama ko ako doktrina po yung aking bebebes. May mahilig po ako ay sabi ko, dalhin po na lang yung ito pong tayo po ipaglalas sa Panginoon kung paano po tayo maging kapahagi at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bago po ako ito mabutol, ako ito may pinto. Mayroon ko sa pinto eh. Ha? Magbigay niyo na po ako. Parang isang mag-asawa. Ang sabi niya ay, asawa, di ba mas mahirap ang gawain ng babae sa lalaki? Kaya pala, nakakita ko na sa inyo. Sabi niya eh, sabi ng babae, mas mahirap ang gawain ng babae kisa lalaki. Sabi naman ng lalaki, mas mahirap ang gawain ng lalaki kisa babae. Nagtatalo sila ng dalawa, nag-aaway na. Ay, alam niyo kung bakit? Kasi labi ng dalawa ka. Nandami ito. Ganito ang nating gagawin, sabi niya. Para malaman natin kung sino ang mas mahirap, magpapalit tayo ng mao. Ay, magpupukin yung lalaki. Kaya yung lalaki, pupunta lang. Ang babae, pupunta lang. Bukit. At yung lalaki, siya po tatrabaho sa bahay. Ay, di. Pinapukasan niya, itong babae, patunayan niya mas mahirap ang gawain ng babae, kinuha niya ngayon yung pangraro. Siya yung magawa sa lalaki. Nambil. Nakapagalaro nga. Ito ng mga lalaki, iniisip niya parang gagawin niya kasi sunod-sunod yung anak eh. Sabi niya, oy, Maria, ano ka dito? Maria, dito, tinulola. Ay, hindi pa natatapos yung mga hindi pa sinakapagluto. May sumagdudumi, may nag-aaway. Hanggang sa dumating yung asawa, hindi nakapagluto. Walang natapaw. Bakit kaya? Ang inisip kaso, yung mga anak, kasi ang kukulit, ito pa naman pa namin. Ang kukulit, nalala ko kami ni Sally mo, nagkukulit kami, kaya may dipulit yan eh. Nalakit na at naman siya sa labigasa, sa kanto, muta, nalakit din po. Kaya yung kapag yun, yung kulit. Kaya, ngayon, malibasa ay hindi na nagawa ko ng lalaki yung kanyang trabaho sa tahanan, ibig sabihin naman kaya sa babae. Kasi yung gawa niya babae, hindi niya nagawa. Sabi ng lalaki, bukas pa kasi hindi ko pa nakuha. Sabi niya, bukas pa. Isa pa ulit. Hindi ko na bukasan. Kinuha ulit ng babae yung gamit ng lalaki. Pumunta na ng bukit. At nalaki pong si lalaki, nag-isip. Sabi niya, kailangan patunayan mo sa asawa ko yung napas mahirap doon sa akin. Kailangan mo patunayan. Ano kayang gagawin ko? Ang ginawa niya, tinawag ko lahat ang anak. Kasi yung bahay nila, mayroong taas.
Dawag lahat. Sabi na, Pedro, pangana, eh, katawag mo lahat ang mga dalawang sa tasabahan. Kumuha ng tali. Alam niyo din, gagawin niya siguro, no? Kumuha ng tali. Doon sa taas, itinali ang paa ng bawat isa. Oo, di ko gani. Pwede, itali yung natin dalawa, no? Itali. Dahil na nga, pumapasok-pasok yun. Sabi na, nakapaglabas na. Nakapagluto. Nang paso. Plan-plan, nagawa niya lahat. Talimik. Oh, sabi na. Dumating yung asawa ng babae ngayon. Sabi na, sabi na, hindi ko nagawa ito ah. Sabi na. Sa buhay ko, hindi ko nagawa ng ilisang pwede na ganda. Sabi na, talimik ba ba kaya? Sabi na, nakapagluto. Nakapagluto niya. Natatakas na kayo, wala yung mahanap. Sabi niya, saan yung anak ko? Mga anak mo. Nasa taas ka? Ba? Sabi mo sa taas? Ano sa taas? Pwede mo matang sa taas. Alam nyo, pagdating sa taas, alam nyo po ba ang dalang-dalang ng nanay para hindi nakikita ang anak? Parang, ayun, tama ba mga nanay? Pag hindi na po nakita yung anak nyo, para pinakabahan kayo, pag hindi pa rin nakita, pinakabahan yung nanay, tapos taas. Pagdating sa taas lang po nakita ko, nakatali ang paa ng bawat isa. Bili lang ngayon, baka kulang ng isa. Ilan nyo? 12. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, sumubra ng isa. Sabi nyo, kaya sumubra ng isa. Kama madali, pati na ang aking pangit na tayo. Pagpapitiwa ka nila, kamisan natin, mga kapatid, nagiging problema ng kapatid, hindi nagkapasundo ang mag-asawa kahit sa panang palataya. Kung po tayo nag-aantay sa ating Panginoon, mga kapatid, makita sa ating tahanan ang paglilingkod upang magpapasimba, mga kapatid, ikaw ay banal at kaaya-aya kapatid ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, tarapaw ng lalaki, tarapaw ng babae, para magpalatay ng lalaki, para magpalatay ng babae, dapat ay isa, mga kapatid, para ang anak, iisang susundan at isa rin ang pupuntan yung buhay na walang hanggang. Magandang gabi po sa inyo.